Kasalukuyang isinasagawa ng MMDA ang kanilang proyektong Estero Blitz o paglilinis ng mga estero bilang paghahanda sa tag-unan. Mula sa Maynila, may news to go si Raffy Tima. Raffy? Kara, nandito nga tayo sa may Estero de Cabulusan kung saan sinasagawa ng MMDA yung kanilang Estero Blitz 3-in-1 campaign. Hindi lang daw ito simpleng paglilinis lamang ng estero, kundi may kasamang education component at kanilang ine-educate yung mga nakatira malapit dito na hindi lamang hindi magtapon ng basura sa kanilang mga estero, kundi kung paano mag-segregate ng kanilang mga basura para hindi naman maging kasama pa sa mga mailalagay dito nga sa may estero. Kasama natin ngayon itong si Chairman Emerson Carlos na kanina. Sir, nilakad nyo no, mula sa may San Marcelino hanggang dito. Ano po yung observation nyo dito sa nililinisan yung estero ngayon? May mga portions talaga na punong-puno ng basura, lalo na pagdating mo dito sa Estero de Cabulusan. Talagang yung mga tao natin pwede nang umapak dun sa estero dahil floating na yung basura. May solid na talaga yung surface ng estero. Gano'n baka crucial itong estero na ito? Very crucial itong Estero de Cabulusan dahil sineservice niya yung Antipolo. Yung Antipolo Creek, it stretches all the way to España. So lahat ng rainwater na nandiyan sa España area, papunta ng Antipolo, pupunta ng Estero de Cabulusan, all the way to Vitas Pumping Station. Ito na yung pinaka last stage before pumping station. So pag ito nabara, walang kuyanta yung ating pumping station sa Vitas. So apektado mula España all the way dito sa may Tondo. Nababanggit niyo po, hindi lang ito simpleng paglilinis ng estero itong inyong proyekto ngayon. May education component po ito. Paano po nire-receive ng mga tao yung inyong pag-educate sa kanila na huwag magtapon ng basura, mag-segregate ng kanilang mga basura? Well, okay naman sila, pero you know, alam naman talaga ng tao ito eh. Matagal na nating ina-advocate ito. So kailangan lang siguro, hindi lang pa-inform sa kanila, but pagalawin na sila ngayon. Ito siguro yung importante. Hindi lang information, but action ang kailangan nila. Maraming salamat po, Chairman, at good luck po sa inyong proyekto. So kanina, inabanggit din ni Chairman na meron ding gagawin sa mga barangay officials na kapag hindi na-maintain itong kanilang mga nalinisan na, pwede silang iharap sa ombudsman sa pagpapabaya. Dahil nga nalinisan na at lilinisan na itong mga esterong ito, babalik sa dati. So 273 kara na mga estero yung lilinisin ng MMDA mula ngayon hanggang sa pasagsasimula ng tag-ulan. Kara? Maraming salamat, Raffy Tima.